Hi, welcome back to my another video. So if you see me for the first time, it's me, Lizelle. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-create ng thumbnail for your YouTube video. Hindi na natin kailangan ang super fancy na software para makapag-create lang tayo ng magandang designs. In fact, pwede na tayo mag-create ng iba't ibang designs kagaya ng thumbnail using Canva for free. So itong video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang Canva. Para sa akin, ang Canva ang pinakamadali at mabilis gamitin when it comes sa pag-create ng designs. Marami kang pwedeng gawin dito, especially kung gusto mo mag-create ng social media posts, banners, website headers, at marami pang iba, lalo na ang thumbnail. Maganda ito lalong-lalo na sa mga beginners. So the whole point nito is hindi mo na kailangang mag-hire ng illustrator or designers para magkapag-create ka lang ng magandang designs. So ito ang step-by-step guide kung paano mag-create ng thumbnail images gamit ang Canva. Number 1, kailangan mo muna mag-sign in sa iyong account. Kung wala ka pang account, pwede ka mag-sign up for free. After ka mag-sign in, punta ka lang sa main dashboard. Click lang ang Create a Design button. Pwede mo rin i-scroll down para hanapin yung YouTube. Or para mas mabilis, i-search or i-type lang ang YouTube or YouTube thumbnail sa search bar. Makikita mo na agad yung iba't ibang templates na pwede mong gamitin. Or di kaya, pag ayaw mo gamitin ang templates and gusto mo mag-design by scratch, click mo lang yung create a blank. Ang size nito ay 1280 by 720 pixels. Bago tayo mag-umpisa, ipapakita ko sa inyo yung iba't ibang options na gagamitin. Templates. Ito yung iba't ibang designs na makikita mo sa Canva. Uploads. Kung saan pwede ka mag-upload ng sarili mong images or graphics. Photos, kung saan may access ka sa mga free images. Elements, kung saan ka makakahanap ng free icons or shapes. Text, and backgrounds, kung saan merong iba't ibang colors, textures, or patterns na pwede mo gamitin as a background. Pumili ka lang ng background na gusto mo. Dapat ang piliin mo yung madali lang makita yung images at mabasa yung text na ilalagay mo. Kung maglalagay ka ng background, click mo lang yung background na pinili mo. Or di kaya, pwede ka pumili sa photos. Click lang ang photos. And once na nakapili ka na ng photo na gusto mo, i-click lang and automatic mag-a-add lang sa canvas. I-resize and reposition lang yung picture na gusto mo. Kung meron kang images or picture na gusto mo i-upload, click lang ang upload tab and upload your image or video. Pwede mo rin i-drag or drop yung images from your file browser. Once natapos na yung image mo na mag-upload, click mo lang and automatic na mag-add na sa yung canvas. Kung gusto mo i-resize, just click and drag lang yung corners and i-reposition lang sa gusto mong position. Kung gusto mo naman maglagay ng graphic elements sa yung thumbnail, just click Elements tab. Pwede ka pumili ng kahit anong elements na gusto mo. Pwedeng shapes or icons.
Finally, kung gusto mo mag-add ng text, just click the text tab. Makikita mo yung search bar, heading, subheading, body text, at yung iba't ibang selection ng font and styles. Kung pipili ka ng text na gusto mo, siguraduhin na madaling makita or mabasa. Kung gusto mo palitan yung font, pwede mong palitan by clicking font dropdown or pwede ka pumili sa iba't ibang textile elements. Pwede mo rin palitan ng size. Color. At marami pang iba. Ngayong tapos na. Ngayong nakapag-create ka na ng magandang thumbnail na gusto mo, for sure, marami ka nang makukuha na clicks na deserve mo. Kung sa tingin nyo may natutunan kayo sa video na to, just click the subscribe button and hit the notification bell para ma-update kayo kung may bago akong video. Thank you for watching. See you next time.